tampok ngayon sa Archangel. Paano gumawa ng isang Dino Tabo? Food cover pagong? At ano naman kaya ang idodrawing ni Pintado? Ayun sila, oh! Hello! Good morning sa lahat ng mga batang Art Angel! Good morning sa inyong lahat dyan! Ready na ba kayo? Dahil gagawa tayo ngayong umaga ng mga project na may kinalamit sa mga plastic na gamit sa bahay. Tama, tulad ng sandok, plato, palanggana, pantakip ng ulam, at kung ano-ano pa. Pero huwag niyo kalimutang magpaalam kay nanay at tatay kung gagamitin niyo yung mga gamit nila, ha? Tama, eh, Ate Pia, ano ba ating unang art project? Ang una natin gagawin ay isang Dino Tabo. Dino Tabo? Mm-hmm. Parang dinosaur na gawa sa tabo. Correct, Kuya Tony Pet. Okay na. Anong kailangan natin dyan? Kailangan lang natin ng lumang tabo, lumang sandok, plastic bottle caps, masking tape, glue, tissue paper, lumang dyaryo, brush at pintura, marker, at googly eyes. Yun lang? Yun lang. Okay, yun na. Mga pinaggamit ang mga gamit, mga lumang plato. Okay, tama! Umpisa na natin. Umpisa na natin. Maraming kaming gagawin para sa inyo. Ang unang step, itape sa ilalim ng ating lumang tabo ang apat na plastic bottle caps. Ito ang magiging paan ng ating Dino Tabo. Next step, pwede na natin idikit ang ating lumang sandok sa unahan ng ating tabo. Ito ang magiging mahabang leeg at ulo ng Dino Tabo. Sago ko ito ni Beth? Later. Ngayon, ang susunod natin gagawin, pwede na natin pahiran ng glue yung buong Dino Tabo at didikitan natin ng tissue paper. Wow! Mukhang dinosaur na. Yes. Mukhang siyang dinosaur. Si Sandokatabosaurus. Sandokatabosaurus. Oo nga. Okay. Next step ko ito. Susunod na gagawin natin. Tatanggalin muna natin itong ating dyaryo. Patungan natin ng bagong lumang dyaryo. At pwede na natin itong pinturahan ng kahit na anong kulay na gusto natin. Siguro ito kulay... Anong kulay gusto mo? Green, Kuya Tony Pet. Green? Yes. Sige. Ngayon, Kuya Tony Pet, kapag tuyo na ang ating Dino Tabo, pwede na natin itong lagyan ng iba't ibang detalye gamit ang ating marker. Lagyan natin ng ilong tsaka bibig, Kuya Tony Pet. Sige. Sige. Tapos, Kuya Tony Pet, habang ginagawa mo yan, ihahanda ko yung mga mata ng ating dinosaur. Eyeball. Ganda, di ba, Kuya Tony Pet? Cute, di ba? Ngayon, pwede nating lagyan ang ating Dino Tabo. Ma, syempre, ito ay isang organizer din, Kuya Tony Pet. Alam mo, kung gaganahan pa kayo, pwede nyo lagyan ito ng ilaw sa ilalim, patulong kayo sa mga tatay ninyo. Dito, para pag sa gabi, ilaw yan. Ang ganda. At syempre, Kuya Tony Pet, kung gusto nyo ibang hayop, pwede rin. Oo, pwedeng-pwede. Ang naisip ko, ano? Siguro kung mahaba yung leeg, edi parang giraffe, di ba? Parang giraffe, tamang-tama. O kaya, pwede nyo lagyan ng pakpak. Para magmukha siyang ibon. O kaya ostrich. Tama. Kuya Tony Pet, papakita ko sana sa iyo yung ginawa kong giraffe eh. May ginawa ka pa isa? Oo, meron. Sige na. Sadali lang. Ta-da-da! Wow! Ayan. O, di ba? Parang magkamukha sila. Please, meron na siyang kaibigan. Hi, Dino Dinosaur. Hello. What's your name? Gigi. I'm Gigi Giraffe. Hi, Gigi Giraffe. O, mga bata, simple lang gawin, di ba? Kaya subukan niyo rin gumawa, ha? Okay. First timer siya,
siya dito sa ating sari-saring obra mula sa Bakekang. Walang iba kundi si Ate Lovie Po. Hi, Ate Tia. Hello, Lovie. At hello sa lahat ng batang Art Angel. Hello. Nako, welcome sa aming Art Angel Tambayan, Lovie. Thank you. Thank you so much for inviting me. Nako, Lovie, ready ka na ba para sa ating obra ngayong umaga? Handang-handa na ako. Talaga, ha? Ano bang gagawin natin ngayong umaga? Gagawa tayo ng isang plastic food cover pagong. Ba? Mula sa isang simpleng pantakip ng ulam na plastic, makagawa tayo ng isang pagong. Yes. Anong mga kailangan natin para dyan? Ito lang ang mga kailangan natin. Siyempre, plastic food cover, yarn, hairpin, gunting, craft foam, barbecue stick, at marker. Yun lang? Yes, kaya madaling gawin at sobrang ganda. Ah, okay. O sige, umpisahan na natin. Yes, yes, let's start. Okay. Anong una natin gagawin, at Lovie? Okay. First step, gagawa tayo ng square patterns gamit ang yarn at saka hairpin. Gagamitin natin itong dalawa parang sinulid at kalayom. Ipapasok lang natin sa butas at ayun, magagawa na yung design. Ah, so yes. Para tayong magka-cross-stitch? Yes, parang ganun na nga. Okay. Gumagawa kami ni Lovie ng mga maliliit na parisukat at parihaba para sa ating pagong. At kailangan iba-ibang kulay para mas maganda. Ang orange na yarn ay gagamitin namin para dun sa malalaking square sa shell ng ating pagong. Ayan. Kailangan mahabang-mahaba kasi malaki yung gagawin natin. Marami na tayo nagawang iba't ibang sizes, pero syempre pupunuin natin yan. That's right! Yes. Para gumanda pa siya lalo. And for our next step, gugupit tayo ng ulo, mga paa at buntot ng isang pagong gamit ang ating craft foam. At huwag kalimutan mag-ingat sa paggamit ng gunting. Okay, patulong kina nanay at tatay. Sige, gawin ko siguro yung ulo. Okay. Meron na tayong mga paa, meron na tayong ulo at buntot. Ngayon, syempre, kailangan ikakabit na natin to sa ating plastic cover pagong. So, ang susunod natin gagawin, bubutasan natin sa gilid yung mga paa at yung ulo at buntot gamit ang ating barbecue stick. At pagkatapos, itatahi natin ito sa ating plastic cover. Mm-hmm. Pero Lovie, gaya ng sinabi mo kanina, mag-ingat sa paggamit naman ng barbecue stick. Okay, tignan nga natin. Wow! Ayan. Siyempre, pwede pa natin itong pagandahin, Lovie. Lagyan natin ng iba't ibang detalye gamit ang ating marker. Ayan. Lagyan natin ng mukha yung pagong. Of course, kailangan niya. Ayan. Wow! Cute, diba? Ganda, diba? Nakasmile pa ang ating pagong. Mm-hmm. Smile. Isa sa iyong umaga. Ha, ito naman. Gumawa kami ng isa pa ni Ate Pia. Ang ginawa naman namin ay isang sombrero. Wow! Yan, diba? Cute, hindi diba? Na siya mukhang pantakip ng ulam. Yes, hindi talaga. Kaya maganda, diba? Ah, pwede rin mga ladybug, ganyan. Oo, pwede rin spaceship, maskara, kahit ano. Depende sa kung anong gusto niyo. Galing! Yes. Ayan. O, diba? Okay siya. Oo, simple lang gawin, diba? Subukan niya rin gumawa. Ito, pag gano, umakyat ng ligaw si Kogi, makikita. Oras na naman para mag-drawing kasama ni Pintado! Tan-tan-tan-tan! Ayaw mo yata mag-drawing, alis na ako.
Ah, sumasayaw pala siya. Okay ah. Okay, hulaan niyo kung sino o ano ang ina-drawing ni Pintado mula sa mga iba't ibang hugis, titik, mga numbers, at kung ano-ano pa. Handa na ba lapis niyo? Handa na ba lapis mo, Pintado? Wow! Okay ah. Game! Unang step. Gumuhit si Pintado ng parehaba, tapos nilagyan niya ng dalawang bilog sa ilalim. Okay yan ah, parang gulong. Gumuhit naman siya ng mga oblong sa bandang ibabaw ng parehaba. Gumuhit din siya ng parehaba sa ilalim ng mga oblong. Panglimang step. Gumuhit naman siya ng nakataob na letter U sa ilalim at nilagyan niya ng maliit na oblong sa mga dulo. Gumuguhit si Pintado ng mga pakurbang linya sa ibabaw at sa ilalim ng mas malaking parehaba. Meron din mga oblong na dinagdagan. Okay ah, tapos ka na ba, Pintado? O sige na, gamitin mo na yung marker mo para sa mga linya. Lilinawan na natin. Parang bata, tapos may dala-dala yung bata, oh. Parang nag-drawing pa si Pintado ng isa pang bata, ah. Parang mayroong mama na kumakaway sa dalawang bata. Kaya alam, meron siyang tinutulak. Ano kaya yung tinutulak niya? Tapos ka na ba, Pintado? Tapos na ba drawing nyo? Okay, bura-bura-bura game! Bura-bura! Tapos ka na ba, Pintado? Tapos na ba kayo? Palapakan si Pintado! Nakapag-drawing si Pintado ng isang magpa-plastic. Ano yung magpa-plastic? Yan ay isang mama na nag-iikot at nangongolekta ng mga sirang gamit na plastic. Okay ah. Okay, ang galing mo ah. Tignan mo yung mga bata oh. Nagdo-donate sila at nagbebenta rin ng mga plastic. Okay ah. Palapakan si Pintado! Yo, the hand! Simple lang mag-drawing, magsaray para sabay-sabay! Gumaling! Tama, ang galing ah. Ang galing nyo ah. Salamat, Pintado. Uy! Okay yan ah. Nakulay oh. Ang galing ni Pintado ah. Kulayan nyo, dami kulayan nyo. Pwedeng watercolor, pwedeng colored pencil, mga crayons, spray pack. Uy! Oras na para magpaalam! Sana nagustuhan niyo ang aming mga art projects ngayong umaga na may kinalaman sa mga plastic na gamit sa bahay. Huwag kalilimutan ng ating tatlong M! Maglikpit ng gamit, magpulot ng kalat, at maghugas ng kamay. Para hindi magalit si nanay at tatay sa kalat natin sa bahay.